Ang sikat na vlogger at ghost hunter na si Jasko ay binisita ang isang mansyon sa US na pinaniniwalaang haunted. At sinasabing hindi lang diyuman ng mga multo ang nagpaparamdam sa bahay na ito dahil meron din diyuman ng demonyo na namamahay sa lugar na ito. At sinubukan nga mag-imbestiga ni Jasko para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Alright guys, welcome back to the channel. And tonight I'm going to be staying inside of this very old Victorian style mansion, haunted mansion. Completely alone. Or at least I thought I was gonna be alone. You say that there's a dark entity here. If there's someone here with me right now, can you please give me a sign to let me know that you're here? What the hell? Oh, guys? The light is on 100%. The light is literally on 100% better. Let's take a little look at this place. Is there anybody here with me right now? If you have any information you want to share with me, please do so, so I could tell your story, I could share your... Oh my god. Oh my god, Bernice. All right. Yeah, just look at that antique kind of color. Hello? Okay, hold on. Bernice, is that you? I hear something. Okay, I'm watching out. Hello? Bro, I'm literally scared that, like... Sa umpisa pa lang ng pag-iimbestiga ni Jasko, ay may na-record na agad na boses ang kanyang camera na binanggit ang pangalang Lillian. Makikita rin sa bahaging ito ang kusang paggalaw ng chandelier na ito at matapos ito ay nagtungo naman si Jasko sa ikalawang palapag ng bahay. Would you help? Yeah, I would love to help. I would love to share your story. That's a nice bathroom. Anybody in this mirror right here that could maybe give me a handprint or something to show me that you're here? What the hell was that? Footsteps. Yeah, that's definitely what it sounded like. Nice bathroom. Can you please give me a sign and let me know that you're here? What the hell? Oh my gosh! What? Oh my gosh. Ellis. Okay. Was Ellis the one who had an exorcism in this room? Cause let me tell you something. Oh my gosh. Lights. Another door over here. What the? No! No! The thing about Ben is he's a go-getter. If I... It was almost like right when I said Charles, I thought I heard like a voice coming from down there. Holy... Charles, I hear you loud and clear, pal. Okay. I'm gonna go get the rest of my equipment, guys. Let me get my stuff.
What? Wait, what the? Whoa. Is there anybody in this room? Need help. Okay. I'm hearing all sorts of sounds right now. Let's be friends. What the? Oh my gosh. Lillian. Oh God, Lillian. Okay, Lily. In. Habang nasa itaas si Jasko ay sinubukan niyang pumasok sa isang maliit na kwarto at dito ay bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan na mas nagpakilabot sa kanya ng mga oras na ito. Sa kanyang pagbaba ay binanggit naman ng spirit talker ang mga salitang at bigla na lang tumalsik ang isang figurine at tumunog ang isang lumang orasan. Matapos ito ay binanggit naman ng spirit talker ang pangalang Lillian na matatanda ang maririnig din sa boses na nai-record ng kanyang camera kanina. Lillian, are you in this room? Why is this so blurry right now? Oh my gosh. Lillian, are you here? I'm over here. Oh my gosh. Oh my God. Do you want me to come in? Yes. He just said hear us and I'm hearing music. I'm trying not to literally run out of this house right now, guys. I hope you understand. Guys, there's like music coming from that room right there. Who's in there? Oh, yeah, I don't know if I could do this. I literally don't know if I could do this. Sa muling pagpanik ni Jasko sa ikalawang palapag ng bahay, kapansin-pansin bigla na lang nag-blurred ang camera at nang magtanong si Jasko kung naroon ba si Lillian, ay binanggit naman ng spirit talker ang mga salitang. At pagkatapos nito ay bigla naman tumunog ang isang music box. Pero nang pumasok si Jasko sa kwarto kung nasaan ang music box, ay bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan. Pero di pa siya nagtatapos. You know what's the scariest thing about this app that like I genuinely fear? What if like for example right here, you see how it's like a black like pit of emptiness? What if like I just seen like a figure just sprint towards me? Guys. What the? Oh! Oh my gosh! What the hell was that? I'm hearing all sorts of things right now. Oh my f***. Dude, I'm freaking out. I'm literally tripping balls right now. Nang pumasok si Jasko sa isang kwarto habang gamit ang isang special na camera app, ay wala ka namang mapapansin kakaiba sa kamang ito. Pero makalipas ang ilang minuto, makikita na ang isang imahe na mistulang isang tao na nakatayo sa tabi ng kama. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Jasko ay mga patunay na totoong haunted ang mansyon na ito. Isa nga kayang multo o entity ang nagpakita sa bahaging ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang Japanese ghost hunter at camera collector na si Takeuchi ay binisita ang isang abandonadong bahay sa Japan na minsan na rin niyang napuntahan. Pero sa una niyang pagbisita dito ay hindi niya nagawang puntahan ang itaas ng bahay dahil walang hagdanan patungo dito. Kaya naman sa muling pagbalik ni Takeuchi sa bahay na ito ay nagdala na siya ng sarili niyang hagdanan
para subukang pumanik sa itaas. 少し心配ではありますけれども、2階に登っていきたいと思います。マジか。何でしょう。うわ、なんかね、初めて入った感想としては、なんか物置になってたんかなっていう。Habang papanik pa lang si Takeuchi sa itaas ng bahay, una niyang isinampa ang isa sa kanyang mga kamera at sa puntong ito ay nagsimula na siyang makarinig ng mga yabag. At mula sa bahaging ito ay nakuha na naman ang kanyang kamera ang mga paang ito ng mistulang isang tao. Sa pagpanig ni Takeuchi ay wala naman siyang nakitang kahit ano at makikitang wala namang tao na naroon. Pero sa pagpapatuloy, なるほど。特に何かがあるわけでもなく、そうですね。この屋根裏部屋にね、その、なんて言うんですか？あ！え？あ？ちょっと待って。ライト消えた。え？え？これ始まってる？ちょっと難しい。ライト。あ、ついた。え？何やったん今の。どういうこと？え？また消えた。マジ？ちょっと待って。ちょっともう一回オンにしてみます。全然あかん。Habang nasa itaas si Takeuchi ay ilang ulit na namatay ang kanyang ilaw. At nang muling bumalik ang ilaw sa bahaging ito, makikitang muli ang mistulang mga paa ng isang tao na naglalakad. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na ni Takeuchi ay indikasyon na posibleng haunted ang abandonadong bahay na ito. Mga paanga kaya ng isang multo na naglalakad sa dilim ang nakuha na ng kamera ni Takeuchi. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay matagal lang kumakalat sa TikTok at makailang ulit na rin na ipadala sa atin ng ilan sa ating mga viewers. Pero dahil ngayon pa lang ako nakakuha ng impormasyon tungkol sa bidyong ito, ay ngayon ko pa lang ito maipapakita sa inyo. Ayon sa kwento ng ating sender, ang bidyong ito ay kuha ng isang lalaki. Ilang buwan pa lang di umanaw ang nakalilipas matapos na pumanaw ang kanyang pamangkin.
nang makikita sa bidyong ito ang kusang paggalaw ng rocking chair na ito. Pero sa pagtapat ng lalaki ng kamera sa kanilang TV, makikita mula sa refleksyon nito na merong isang bata na siyang nagpapagalaw ng rocking chair na ito. Totoo nga kaya ang nakuhanan sa bidyong ito? Isa nga kayang multong nagpakita mula sa refleksyon ng TV? Ito na nga kaya ang sinasabing pamangkin ng lalaking may-ari ng bidyong ito na pumanaw ilang buwan palang di umano ang nakalilipas bago ito makuhanan? I-comment nyo lang sa iba pa ang inyong opinion. Sa bidyong ito ay magpapakita ako ng tatlong Japanese ghost videos. At ang una nating clip ay mula sa isang lalaki na sinubukang maglibot sa isang abandonadong asylum sa Japan na walang kamalay-malay sa makapanindig balahibo na makahagip ng kanyang kamera. Bagamat may kadiliman at may kalabuan ang bidyong ito, makikita mula sa kwartong ito ang isang imahe na mistulang mukha ng isang tao na maya-maya pa ay nagtago at hindi napansin ng lalaki ng mga oras na ito. Ang ikalawang clip naman ay kuha ng isang lalaki na napagutusang bilangin at kunan ang mga saksakan ng isang bagong gawang bahay sa Japan na noon ay wala pang kuryente. Pero hindi niya inaasahan na meron palang mangyayaring nakapangingilabot. Habang binibilang at kinukunan ng lalaki ang mga saksakan sa loob ng bahay, bigla na lang lumitaw sa bahaging ito ang isang maitim na kamay na kumawak sa kanyang kamay na nagpatakbo sa kanya palabas ng nasabing bahay. Ang huling clip naman na mula pa rin sa Japan ay kuha naman ng isang babae na binisita ang isang abandonadong bahay sa Japan na dati nilang naging tirahan noong siya ay bata pa lamang. Pero lingit sa kanyang kaalaman na hindi lang pala masasayang alaala magbabalik sa kanya. Habang nasa loob ng bahay ang babae, sinubukan niyang kunan ang kanyang sarili mula sa salamin
At mula rito ay nakita niya sa kanyang likuran ang isang babae na merong baling leeg na ayon sa kanya ay yung babae na madalas di manong nagpapakita sa kanyang panaginip noong siya ay bata pa lamang. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa bidyong ito na mula sa Japan? Isa nga kayang multo ang nahagip ng lalaking ito sa abandonadong asylum. Isa rin kayang multo ang humawak sa kamay ng lalaking ito sa isang bagong gawang bahay. Totoo nga kaya ang multong ito na nagpapakita sa babaeng ito mula pa noong siya ay bata pa lang? Kung totoo man ang mga bidyong ito o hindi, hindi may tatanggi na napaka-creepy na mga bidyong ito. Ang bidyong ito ay mula naman sa livestream ng Facebook page na MDRRMO Concepcion Tarlac. At sa live na ito, ipinapakita ang pag-rescue sa isang lalaki na naaksidente sa isang pakurbang daanan sa Tarlac. Pero ang ilan sa mga nakapanood ng live na ito ay sinasabing meron din manong nagpakita na isang white lady. Sira sa sakin to. Bago pa man mabuhat ng mga rescuer ang lalaking na aksidente, makikita mula sa tabing kalsada ang isang puting imahe na mistulang lumalapit sa kanila na ayon sa mga comments ay isa di yumanong white lady. Ayon pa sa ilang comments ay matagal ng kwento-kwento na meron di yumanong entity yung multo na nagpapakita sa pakurbang daanan na ito at kumukuha ng buhay. Dahilan kung bakit marami ang naaaksidente at pumanaw sa mismong lugar na ito. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito naman ay kuha sa CCTV ng isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas na kung saan makikita na habang nagwawalis ang lalaking ito ay merong nangyaring kakaiba na nakuhanan din ng CCTV. Yan, yan. Ito. Okay. Okay. Nakaba si Kuya Lito dyan. Habang nagwawalis ang lalaking ito, makikita ang paggalaw ng dalawang pandakot na ito na napansin din naman ang lalaki ng mga oras na ito at hindi niya lang pinagtuunan ng pansin. Ang litratong inyong makikita ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Vivian Piana Diestro at kuha di umano ito sa livestream ng isang misa sa kanilang lugar na kung saan ay meron di umanong nagpakita na isang multo. Ayon kay Vivian, sa unang litratong ito ay mapapansin na nabalisa ang pare. At palinga-linga ito na parang mayroon itong nakikita.
At maya-maya pa nga ay bigla na lang may dumaan sa harap nito na makikita din sa litratong ito. Ayon pa kay Bibian, sa tingin nila ang posibleng nagpakita sa litratong ito ay ang Diyuman ay sakristan na minsang nagsilbi sa simbahang ito na nagpakamatay dahil sa kanyang anxiety at depression. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!